Hello, good morning mga guys. Ngayon po narito ulit tayo sa ating maliit na halamanan sa likod bahay lang po. At atin pong bibisitahin yung ating mga halaman. Unang-una po ay yung pong aking mga ampalayang Tagalog. Magbibisita po ako ngayon at mangunguha ng ilang bunga ng ampalayang Tagalog. Ito po yung ampalaya na puro. Marami po tayong uri ng ampalaya na makikita natin sa merkado. At kung saan-saan itong mga bansa nang galing, mayroon pong mga pinagmulan sa Hawaii, sa Indonesia, sa Vietnam, sa Singapore. Ituro po naman pong aking isi-share na ito. Dito lang po ito sa atin. Ito po yung pure wild ampalaya. O ampalayang gubat. Yan, ampalayang gubat. At ngayon po ay tinawag ka itong ampalayang gubat kasi nung unang panahon talagang sa gubat ito makikita. Iniipot lang po ito ng mga ibon kaya ito ay unti-unting kumakalat sa kagubatan. Ngayon naman po, ang ampalayang ito na wild ampalaya o pure ampalaya na Tagalog ay dito nyo na makikita ngayon sa aking bakuran. Ito ay matagal ko rin inalagaan o mahabang panahon ko itong tinangkilik at ginabayan hanggang sa ito ay unti-unti nang dumami dito sa aking loob bakuran. Una, malaking tulong din po ito sa amin sa pangangailangan lalo na po pagka yung panahon ng tagbunga. At ito pong ampalaya na ito, napakabilis pong bumunga nito at halos sila ay kumpol-kumpol kung mamunga. Kaya ngayon, bibigyan ko po uli ng buhay o saysay ang aking maliit na halamanan o ang aking maliit na naipundar na ampalaya. Sapagkat sa ngayon, wala po itong pumapansin at hindi napapag-ukulan ito ng mga tao at hindi na rin ito totoong nakilala sa merkado. At sapagkat sila ay nahilig doon sa mga ampalaya natin na mahaba. At pag tinanong mo, unang-una raw maalwan daw lutuin kasi maalwang gayatin kasi mahaba. So ito po Pino. So doon po, maalwan man o mahirap ang pamamaraan ng pagluluto dahil sabay ito ay maliliit, ito naman po ay napakadaming sustansya sa ating katawan. Ito po ay mataas din ang uri ng mga protina at ito ay may mga suplemento rin po na vitamins tulad po ng vitamin A, vitamin B at vitamin C at napakayaman din po nito sa calcium. At ito rin po ay antioxidant na lumalaban sa pananggalang sa mga bakterya. So yun po ang dinadala ng ating ampalayang Tagalog. Kaya mga kaibigan, isushow ko sa inyo sa oras na ito yung mga bunga niya.
Napakarami pong bunga nito, kahit po ito ay maliliit. Unang-una po, nakakatuwa. At pangalawa po, ito pong ating ampalayang ito na wild ampalaya ay pure. So ito po yung tunay na purong ampalaya na Tagalog at wild. Kasi doon po sa iba nakikita ko, ang korte nila ay pahaba. So ito po talagang bilog. Yan. So ngayon po ay harvest time tayo. At pangalawa, ito pong ampalayang ito ay organic. So wala po akong nilagay dito na anumang uri ng mga abono. Hindi ko rin po ito binubumbahan ng mga insecticide. At dahil nga po ito ay lagi kong alaga, napakaganda po ng pamumunga niya. Talaga pong mawiwili kayong mamitas dito sa aking puno ng ampalaya. Nakakatuwa po, at kahit po siya ay hindi gaanong kalaparan pa, ay talaga pong napakaganda po ng mga binibigay na bunga. Pero nakakatuwa pong manguha, oh. Katulad po nito, kumpul-kumpul sila. Dito lang, mahirap pong manguha kasi nakaupo tayo, dahil mababa po yung palabaga ng ating ampalaya. Yan. So, nakakawili po na mamitas ng ating ampalaya. Dito lang po, so, yan. Talaga pong napakadayang bunga nito. So mga kaibigan, ito pong ating ampalaya na Tagalog na ito, ay ito po ay pwede nyong kainin ng direkta. Katulad po nito na bagong pitas ko lang, malinis po siya. At pwede na po natin siyang kainin. Napakalinam na po nito at napakasarap. Hindi po ito katulad ng ating mga ampalayang mga mahahaba. So ito po yung pure and wild ampalaya. Talaga pong bilog na bilog. So malaki po yung pagkakaiba nito doon sa ibang nakikita ko na sinasabi nilang mga ampalaya na wild, na ang korte naman nila ay pahaba. So ito po parang hulin. Yan po. Kaya itong binhi po nito ay patuloy kong inaalagaan. At sapagkat ito ay nawawala na rin po dito sa mga bakuran, at nawawala na rin po ito sa gubat, sapagkat ang isang mga magsasaka o pag nakita ito sa gubat, pinapatay. Hindi na nila ito napapag-ukulan ng pansin. Kaya ito ay sinishare ko kahit na ito'y maliliit lang, malaking katulungan ito sa atin. At ito po, sa merkado, unti-unti nang nakikilala. Yan. Binibigyan na rin ito ng pansin sapagkat marami itong dulot na karagdagang sustansya sa ating katawan. Kaya mga kaibigan, mangain po tayo. Sariwa po ito. Wala po itong mga bumbang, mga panglaban sa mga insecticide na ginagamit ko, wala po. Ito po ay pure. Wala rin po itong ginamit akong pampataba, wala rin po. So wala po itong abono. Ito po ay purong puro na organic wild ampalaya. Yan. So yan po. Ito pong dami nito. Ito po, sa isang upo po ito, kaya ko pong ubusin ito. Kaya mga kaibigan, sa panahon ngayon, panatilihin po natin sa ating bakuran ang mga ganitong uri ng ampalaya na Tagalog, dahil ito po ay napakahirap ng hanapin. At ngayon po, marami na rin po ang nagtatanong sa akin ng mga binhi nito. Marami na rin po ang gustong bumili sa akin ng bunga nito. Kaya ang aking lagi pong sabi, sa ngayon ay medyo hindi pag anong kalakihan yung aking ampalayahan na Tagalog. At ito ngayon ko lang po binibigyan ng
ng pansin na padamihin. So sa susunod pong season, siguro ito malawak na po. Unti-unti ko na po itong pagagandahin at padadamihin lalo. Para dun sa mga taong nangangailangan ito, ay sila ay masuportahan ko. Mga kaibigan, kain muna po tayo. Mga kaibigan, isang tip po sa inyo kung paano mapaganda ang inyong bunga ng ampalayang Tagalog sa pamamaraan laang ng konting diskarte. So, kita po nyo ito. Kung titingnan nyo po ito ng mabuti, yung pong ating ampalayang hinarbis ngayon ay wala po siyang tama ng kahit anong kagat ng hayop. Opo. Bakit po? Ano po yung sikreto ko para ito'y mapanatili? Una, lagi po nyo siyang bibisitahin at lagi nyo po siyang chichikin. Yan. Para ho nakikita natin kung ano yung mga dumadapo sa kanya. Kasi ito po, wala po itong ginagamit ako mga insecticide. Yan po. At pangalawa po, para humaba po ang buhay ng ating ampalayang Tagalog, ang isa rin pong sikreto nito, huwag po ninyong pababayaang mahinog ang bunga sa puno. So yun po. Kasi pagka nahinog po ang bunga sa puno, yun po ang pinagmumula ng pagdating ng mga kulisap na pipiding kainin yun, tapos tutuka sa ibang mga bunga na magaganda. So kakalat po yung virus sa isang puno o sa mga bunga ng ampalaya. Kaya po ito, tutok po rin yung aking pag-aalaga sa aking ampalayang Tagalog na ito o wild ampalaya, para maging maganda na ganitong kagaganda, ganitong kabiberde, ganitong ka ibig sabihin, kung siya man ay kulukulubot, kung sa tao ay maganda naman yung kanyang kutis, green na green. Yan po. So yun po ang mga sikreto ko dito sa aking ampalayang Tagalog o wild ampalaya, para mapanatili ko yung kagandahan niya. So kung napapansin nyo, yan po, isa kong ampalayahan. Ito po ngayon ang susunod na season, sila po ang aking bibigyan ng pansin para mapalawa ko pa ang aking ampalaya. Yun po, lagi nyo tatandaan, lagi pong bisitahin ang inyong mga halaman, para makita nyo kung ano yung nagiging problema. Yun po, sa ampalayang Tagalog po ito o wild ampalaya na ito, yun lang po ang aking naging sikreto. Laging pagbisita at lagi nang binabantayan ang bunga para hindi magkaroon ng hinog. Pag nagkaroon ng hinog, lagi ko po inuulit, kakainin ng kulisap at doon po mananatili ang ating mga virus na dala ng mga kulisap na ito. So yun po ay kakalat. So ganun lang po mga kaibigan, sana po ay yung aking share tungkol sa aking ampalaya na bagamat hindi kagandahan ang aking pagkukwento, may kahalagahan naman ho. Sapagkat ibinibigay ko lang po dito kung ano yung kahalagahan ng ampalayang Tagalog, at kung ano ang pamamaraan ng pag-aalaga ng ampalayang Tagalog, para mapanatili. Kaya ito, lagi pong tatandaan, wala po itong insecticide na ginagamit na pambomba. Wala po itong mga fertilizer na ginagamit. Wala po. Organic po ito. At tulad ng sinasabi ko, malusog sa pangangatawa natin. Yan po. Oh. Ito ang ampalaya wild. Mga kaibigan, lagi nyo pong subaybayan ang aking mga video sa aking channel. Ayun pong channel ko ay Negosyo Agrikultura, at nawa po ay lagi nyong patuloy na gabayan ako sa aking mga ginagawang ito para tayo po ay magtulungan. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga vlog na kuminsan ay may kabuluhan at kuminsan ay nakakaboring, pero ang pinakamahalaga po, ako ay nakapag-share. So don't forget, subscribe po mga kaibigan. God bless and good morning to all.